na-re-re-re-re. Gusto ko yung talaga lahat yan, pati ito, assembly lahat. Pati yung sentro ng spider. Ang ganda pag makita yun. So kahit matuto kayong mag-rewind kagad sa mismo yung voice ko yun, minsan parang may kulang pa rin sa buhay. Ang pinakamahirap dyan yung nawala sa alignment ng magnet. Pupunta yun doon, papunta doon na yan. Kaya mangyari yung center pole ng magnet, example, eto, didikit yan dito, mauoblong siya. Makupunta doon yung magnet, ayun. Didikit, sir? Didikit doon. Mawawala ng butas yung kabilang side. Eh, yung pinakamahirap na nire-rewind mo. Babaklasin kasi itong magnet na ito kung ano na yan, tatanggalin mo. Tapos iaalan sa center. Dali lang ba tanggalin yun, sir? Mahirap na. Mahirap. Pag makita mo ito, bagong-bago, imaginin mo ito. Ayos ba? Ha? Pagkaganyan. Ano ba? Ang ganda niya, paikot niya ganyan, no? Putol-putol yan, putol. Butas naman yun. Tapos putol kalit, butas. Pero yung ibang tornilyo, minsan nandiyan sa gilid eh. Kaya ito, didiretso mo ngayon yan. Diretso. Ang pandikit mo, rugby, paikot. Oo. Kaya kung bakit meron tayong mga materials. Ano yung mga gagamitin natin, post? And materials needed sa ating pag-rewind. Number one, gagawa ka ng ulmahan. Ang tawag sa ulmahan, bobbin, is made of PVC kasi perfect diameter siya. Kailangan mo na tinatawag na bobbin. So, is made of PVC. Kailangan natin ng perfect round. The number two, kailangan natin ng paper tape. The number three, of course, masking tape. At meron din tayong epoxy. Number five, meron tayong tinatawag na bobby, paper tape, masking tape, epoxy, rugby. Okay, so ito yung basic materials na kailangan natin. Of course, syempre, cutter blade, then of course, yung scissor, yung gunting, kailangan natin. Medyo basa pa rin naman, pero kailangan na natin kayasin to para isang hinangan na lang. Ngayon, para tumala. Okay, so, medyo gatlaango lang yun. Ayun, parang totoo. Parang totoo talaga. Ayun. So, ayun nga yung ibabaong natin. Tatagalin ko ngayon, no? Okay. Hanggang ang sekreto. Paglawa ng bagay. Tapos, hindi na yung sinabi ngayon ko. Yung sobra, tatanggalin ko. Kaya kailangan matalin yung cutter blade. Pero ingat ka lang kasi baka masugatan yung voice coil mo. O makutol mo. Kaya kailangan tanjado mo lahat yung finish mo. Yung galaw mo. At minsan ay nang sumasala dun sa ilalim. Sumasapul. Pero okay na yun. Kasi either papel yung sumayad sa center pole nito, okay lang. Kasi kada tagal na tumutugtog, mawawala. Kaya lang, hindi ka papasa sa quality ng ibang gumagawa ng speaker. Kasi kailangan pa ng isang buwan na patugtugin ang patugtugin para mawala yung sayot niya. Kaya kailangan, ikaw pa lang, alam mo ng exacto siya. Ayun, papasok natin doon. Tutulungan mo siya. Parang nakikita ko, oh. Ganun mo. Wala ka sayot-sayot, oh. Oh. Meron ka ba? Mararamdaman mo naman kasi kumakayod sa gilid niya. Gumagano. Kaya dapat pag hinawakan mo, kaya yung speaker, pag pinatugtog mo yan, wala yan dapat na, pag walang baffles, huwag mo patutugtugin na merong bass. Babayo, may tendency masira. Saka dapat sabay. Pagka kinaka pa. May sayad ba? May nararamdaman mo ang gumagano?
gumagano lang. Oh, gumagano lang ayo, pero hindi sumasakit. So, gagamit pa ako ngayon ng gunting ngayon. Ayun. Gagamit pa ako nito ng tatlong piece paper. Ano lang, ayun. Sa gitna. So, yung piece paper ko, tatlo. Ito yung gagamitin kong pang sentro. So, kaya... Ayan. Dati-dati ang ginagamit ko film ng ano, ng camera, yung picture. Pwede rin, sir, siyang ano yun, ha? Para... Ititignan ko kung saan nakasentro. O, dito, itutok mo dito. Ayun. Ayun. Dito pa sa magkabila, ha? Kaya ano. Okay. So, tignan natin kung sentrong-sentro na. Sentrong-sentro, eh. So, iipit ko ito ngayon dun sa magkabilang side. Kasi baka mamaya, pag nilagyan ko ng pandikit, magalaw. Kaya, kailangan meron itong tatlong pang-ipit. Ibig sabihin, siya ang nagpapasentro sa gitna. So, tapos wala ko nang hawak sa speaker kasi nakasentro siya. Baka mamaya lumubog yung voice ko. Mabibigin tayo. Okay, isa. Pero ako ng pangtimla. Okay, isa. Ayun. Pag wala, stick ng banana cube. Ayun. Ang gamitin mo. Simple kaya ako, ayaw magpa-store kasi yung pandikit, 5 minutes lang yun. No? Hindi na ako. Okay, so ikinukonekta na namin ngayon yung mismong wire, magnetic wire, doon sa pigtail. So, ihinang na namin doon. Para magkaroon na ng connection dun sa ilalim. Manapis, ha? Kuhanan mo rin sila, Lester, yung mga nasa paligid natin. Sa ano, para may audience sa mga. Kaya... Okay, tanggal. 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 Tingnan natin mga sendo. Testigin natin yun. Kung may cracking sounds, dapat may cracking. Dapat may cracking sound. Yes, sir. Baka may problema yung ano eh. Yung tester. Wala naman. Baka meron pang may isang may tester, sir. Ah, ayun. May maaugong lang yung ano. Titigan mo maigi yan. May nga siguro battery din natin. Kung pataas o pababa. Okay. So since meron na kunin mo yung speaker terminal, ilag patugtugin mo ngayon yung sounds mo. Okay? Cut mo muna. Sa'yo. Gano'n. Patuloy. Love is all this horse watching. There's no place I'd rather be in this world. Kaya ako na ako din. Your eyes are where I'm lost in.
Puputulin yung sobra. Kasi pag malakas na yung bass, babayo yan, tatama, makikreate ng pangit ng sounds. Tapos eto, gagatlaan mo naman yun. Sir, kantor ng boto, sir. Kantor ng boto. Hindi, paper tape. Mayroon sa karton yan, paper tape lang. Ingat lang, baka naman yung magnetic wire ang maputol mo. Pwede nyo yun. Ano ko? Bilis na. Sabi niyo, lalagyan natin ng takip to. Digitan natin kung sasabihin ng customer, wala na akong pambili niyan, lagyan natin to. Nasaan yung speaker terminal, lagyan mo ng epoxy kung nagmamadali. Pag hindi nagmamadali, not big. Opo, siyang boxing. Nice ba? Okay. Thanks for watching. Thanks for watching. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!